Pahirap pa naman ang biyahe ng mga motorista sa Quezon City dahil din sa baha. Live mula sa QC na sa frontline ng balita ngayon si Hannibal Talete. Hannibal, diyan naman, gano'ng kataas yung baha? Jester, Gretchen, pabugsubugsong ulan ang nararanasan na simula kanilang hating gabi hanggang kaninang umaga. Ito ay epekto pa rin na paghahatak ng bagyong Guring at ang pagpasok ng bagyong Hana. Alas 3 na madaling araw, unti-unting tumaas ang tubig sa kanto ng Dituwason at Maria Clara sa Quezon City. Nagpastuhod naman ang baha sa bahagi ng Mayondapitan. Kayang ilang motorsiklo, tumirik at wala nang magawa kundi itulak ito. May ilang sasakyan na di na tinangkang lusungin ang baha at umatras na lang. Naglutangan naman ang mga basura sa baha. Sa G. Araneta Avenue, kanto ng Caliraya Street, mataas na rin ang baha. Hindi na rin ito madaraanan ng mga sasakyan. Ang E. Rodriguez na puno na rin ng tubig ang kalsada. Kinailangang sunduin ng bangka ang mga empleyado ng isang ospital para lang makapasok sa trabaho. Nagdulot naman ng kalituhan sa mga estudyante at mga magulang dahil unang naglabas ng abiso ang lokal na pamahalaan na ilang barangay lang ang suspendido ang pasok. Pero kinalaunan, idereklara ng walang pasok sa lahat ng antas, papapribado o papublikong paaralan. Kung saan karamihan sa mga estudyante ay nasa paaralan na, narito naman ang pahayag ng mga kausap nating mga magulang. Kasi namin wala pa pong declare nung umalis po kami. Kaya hindi kasali po yung school namin sa na-suspende yung klase po. Sana po pagka ganito maaga kong mag-declare para hindi naman po sa mga bata. Nakita lang ho namin sa Facebook pala daw, pero hindi naman ako kasali itong aming school ng aming bat nung anak ko. Ay kaya kami, naabutan namin bang magulang daw, sabi wala daw pasok. Gretchen, hanggang sa mga oras dito ay pabungso-bungso pa rin yung naranasang pag-ulan dito sa bahagi ng Quezon City. Kung kanina hindi na madaraanan itong intersection ng G. Araneta at ng E. Rodriguez, ngayon ay nadadaanan na siya dahil humupa na yung baha dito. Pero yung sa may G. Araneta Avenue, papasok na papunta ng Caloocan, hindi pa ito madaanan ng mga sasakyan dahil nga hanggang dibdib pa ang baha doon sa may gitna, Gretchen. Jess? Okay. Itong nasa likod pala ni Hannibal, yan yung G. Araneta. Pagka pumunta ka na sa gitna, yun yung sinasabi ni Hannibal na medyo nasa dibdib na. Kaya sa mga kapatid nating motorista, patuloy na makinig ng balita para din kahit paano maiwasan natin, malaman natin kung ano yung mga lugar na talagang lubog sa baha. Muli, maraming salamat, Hannibal Talete. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.